boom, YouTube, nagbabalik tayo sa aking panibagong YouTube video. So, ayaw kasi patagalin ito eh. Simulan natin agad. Kaya lang, gusto ko muna explain sa inyo bago natin magpatuloy. Nakita nyo naman sa title sa baba eh, di ba? Nakita nyo yung title, core workout routine. So, ayun. Mapakita ko muna sa inyo bago magsimula yung mga gamit na ginagamit namin. By the way, meron nga pala akong kasama sa likod ko kasi kita nyo naman, hindi ako yung may hawak ng camera. Pag ako yung may hawak ng camera, matakot na kayo. Kasi bumagalaw yung kamay ko dito eh. Pero ito, bago natin simula, mapakita ko muna yung mga gamit natin. Ngayon, dahil nga wala tayong yoga mat sa magdumi dito sa ating rooftop, gagamit tayo ng malupitang karton. Ito yung karton. Kaya lang, itong karton na to may hidden sa ilalim. Ang hidden nito, Oh shit! Oh shit! Warak. Warak yung tiles eh. Hindi ko alam anong dahilan eh. Pero may pag-akit ko kasi dito, may nagsabi, may naka-apak daw nung tiles. Eh, ewan ko pa, sino ba talaga yun? Ito mo, tumatawa-tawa yung cameraman, hindi ko alam kung sino. Comment down below kung sa tingin nyo kung sino. So ayun, hindi na papatagalin to. Papakita ko muna yung montage ng mga gagamitin namin. Ito lang naman, pero parang medyo mangas-angas na yung video, di ba? So ayun, YouTube, dahil nga sa kadahilan na natapos na yung montage, iba lupit nun. Ngayon, sisimula natin yung abs workout with the warm-up. Ngayon, papakita sa inyo yung warm-up na ginagawa namin bago magsimula na mismong titirahin yung core. Ha? Ayan, so ito yung warm-up namin. Kailangan syempre yung mabanat yung sadyan. Pero ba't pati yung mukha kasama? Ito yung mukha ko, binanat mga kaibigan. Next. Ay, ito po yung pinakamasakit sa tiyan eh. Ito tinatawag kong gilid-gilid tiyan. Kasi talagang titirahin yung gilid ng tiyan niya, masakit talaga yan. Ayun yung last sa warm-up natin, so siguro magbabalik na nga kami pag simula na nung mismong core workout. So tapos na tayo mag-warm up, no? Buha kami ng 3 sets. Yung next namin gagawin is talaga nito na core na. So yung una natin gagawin is ganito. Nakahit lang, papahit pa muna. Nakahiga, tapos yung kamay ng gilid sa gilid. Para sa 12 na reps. Gagawin na, ito yung unang set. Sa loob ng set, meron pang 4 na set. Parang 4 na beses na iba-iba yung gagawin. Kaya na bahalang mag-mix kung paano nyo ayusin. Pero papakita lang namin yung unang set. Tapos yung next, ganun ulit pero nakaangat na yung ulo. Masakit ah. Talagang tinitira yung core, maibigan. Shoutout sa nagbigay ng workout na to, yung cameraman. Tapos susunod doon, push up na tayo. 12 reps. Aray, sabi. Hindi po nakakalam, yung improvise pala namin may defect din. Kasi meron pala stapler na tamaan nyo. Pero sumaya lang na push up. Mabubush up kayo. Normal lang mo. Depende sa inyo, gusto nyo isagot ng ganun. Ayun. Yun yung unang set. Para sa mga dumaang set, papakita rin namin sa inyo kung ano yung mga pwede nyo gawin. Paano? I-mix yung...
Workout nila. Break tayo. So, and ito yung second set pagkatapos ng una set. 6 na ganyan. Ano tawag yan? Leg raise. Leg raise pero yung ulo naka-incline. 6 na ganyan. Slow lang kasi 6 lang naman. Para mas maramdaman yung set. Mingal-ingal pa ako kasi kakatapos ko lang din yan. Ayan. Pero bago pala, kasi ang papayitan namin na yun is unang set. Pwede nyo siyang gawin for 3 sets. And always sa dulo, bago matapos, lagi may push-up na gagawin. Choice nyo kung incline push-up, army, normal push-up, wide. Kayo, sa inyo naka-depende kung paano. Boom! So, ayan, itong gagawin ko na third set, itong third exercise. Ito yung sinasabi, yung kanina sinasabi ko na apat na reps sa loob ng isang set. Ganito yan, mali yun, apat na reps, mali yung apat na reps na yun. Ang gagawin, yung tatlong set kasi to, bali yung unang set na gagawin mo, naglalaman siya ng apat na iba't ibang klase ng core exercise. Kaya ito na yung pangatlo dun sa pang-apat. Gagawin ko na. Ito yung tinatawag nating tiklop. Ewan ko sino nag-invento bakit tiklop, pero alam mo may tawag talaga dito eh. Ay, reverse crunch! Reverse crunch ka lang. Hindi sa atay, pausin natin tiklop. Oo, kami nagpausin ng tiklop dito. Gagawin mo to, 4-12. Yung kanina, 6, di ba? Bali, ang palitan nito, 12-6, 12-6. Hindi, 24 yan. Ay, 24. 24-12, 24-12. So guys, yun ang importante, makinig na maigi sa coach niyo. Tiklop pa rin, walang ano, labas sa kamayan. 12 pa rin to guys. Kaya naging 24 siya. Ah okay, 24-12, 24-12 pala, babayin mo yung sinabi ko kanina. Masakit talaga sa absurd tayo magagawa dito. Tapos, sa every workout na matatapos yung core, lagi mo lalagyan ng push-up. Depende sa inyo kung anong klase ng push-up. Sabi ko naman kanina, diba? Pero ako, 10 lang natin. Reps. Yan, punta na tayo sa 4th set. Ito na, nandito na tayo sa last set nung first exercise. Ay, ito na yung last exercise dun sa first set. Ayan. 6 na lang to. Bari 12. Siguro guys, di namin papakita yung buong set. Kasi pare-pareho lang naman yun. Pero 3 set kasi gagawin. Hindi namin papakita kasi haba yung video. Pero mamaya babalikan namin kayo pag tapos namin mag-workout. Siyempre may konting pictorial dito. Ayan. Siyempre ang huli, push up. Mahalaga sa push up po yung form talaga. Depending matagal kayo makuha, basta yung push up nyo na form tama. So ito na yung last set. Doon sa buong exercise na gagawin, sabayin nyo namin eh. So sabayin namin dito. 3, 2, 1, go!
a step back. Yun, so tapos na yung buong workout. Sana natuwa kayo. Pero di ko mapatapusin yung video kasi may mga explain muna aming mga ano na kasama ko. Yung parang mga goals mo sa buhay, Bob. So, payat. Parang ito yung pwede mong maging start. Pero ngayon, naliningal ka. Huwag mo kalimutan laging ano, inom. Kasi masamang na dehydrate. Kailangan. Lagi kang uminom dito. So, ayun. Bago namin sabihin yung mga huli, siguro picture-picture muna namin yung Victoria. Kasi katas ng workout eh. Parang medyo maganda, diba? Kaya, magbabari kayo para mag-explain. So ayun, kakabike, ito na kami. Kakatapos na namin mag-pictorial. Siguro sisingit ko na nandun yung mga pictorial na pinagagawa namin. Pero ayun, may gusto lang kami i-share sa inyo. Tama, tama. Yung gusto namin i-share, parang kahit na nasa bahay lang kayo, mga gusto mag-start dyan mag-workout. Kahit nasa bahay or wala mang kayong gamit, mag-improvise kayo katulad ng ginawa namin, karton lang. Kasi although meron siyang mat, kaso hindi namin ginamit kasi madumi dito. So yun lang, push yourself sa mga bagay na pinanghinaan kayo ng loob. Tuloy nyo lang. Basta hanggat may paraan, makakaya nyo yun. Kasi ako dati, aminado ako. Sobrang taba ako talaga dati. Hindi naman yung sobrang taba na as in tataba. Pero mataba talaga. Pero ayun, sa buong quarantine lang, sa bahay lang, isipin mo, sa bahay lang ako biglang pumayat ng ganito. Kasi disiplina yung sa sarili. Ayun, ikaw yung sa lahat, kung gusto mo talaga, dapat sisimulan mo sa sarili mo. Yung disiplina mo sa sarili mo. And bago natin tapusin to, ang ating quote for today, no excuses. Talagang, yun sa aming dalawa, yun lagi namin sasabihin sa inyo. Kung mapupunta tayo sa, ano, magpapakita namin yung convo namin talaga. Pero hindi na namin siya ngayon, ano eh, na nasasabi sa chat. Pero dati, tangina. Talagang, pero parang ano no talaga, excuses talaga. Talagang yun lagi namin sinasabi. Kasi kung na-excuse mo yung sarili doon sa bagay na gusto mo, wala. Hindi mo makakamit yung gusto mo. Diba? Parang ganun yun eh. Kaya, well, sa inyo, kung ikaw na nanonood ka, kung gusto mong talagang ma-achieve yung buhay, umibig ka na tibigin mong tunay. Manap ka ng pangit. Ay, di. Ano, gawin mo yung ano, yung gusto mo talaga. Talagang i-push mo yung sarili mo. Hindi yung tetenggaan na lang dyan. Ayan. Just keep on grinding, keep on chasing your for success. And once na reach mo na yung goal na yun, meron pang itataas na goal yun. Yun lang lagi ko nasabihin sa inyo. Yun! Kung natuwa kayo sa sinabi namin, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, subscribe, at i-share mo tong channel ko at itong video na to. At i-ring mo na notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload ko. So without further ado, tatapusin na natin yung video. Let's go! 3, 2, 1... Thank you.